I signed proclamation number 1031, placing the entire Philippines under martial law. Tinaguri ang the strongman of the Philippines at isa sa pinakasikat at kontrobersyal na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na rin lingid sa atin ang ilang mga impormasyon tungkol sa dating presidente. Pero alam nyo ba na marami pa rin impormasyon tungkol sa kanya ang maaaring hindi mo pa narinig o hindi mo pa nalalaman? Sino nga ba talaga si Ferdinand Marcos? Narito po ang limang kakaibang impormasyon na hindi nyo pa alam at kakagulat nyo tungkol sa dating pangulo ng Pilipinas. Hindi na bago sa atin at naging usapan na ang pagiging matalino ng yumaong pangulo. Isa na nga rito ang pagkakakuha niya ng pinakamataas na score sa bar examination sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ayon sa kumpirmasyon ng Philippine Supreme Court, ang nakakuha ng pinakamataas na score sa 1954 bar examination ay si noong Associate Justice Florence Regalado na may average score na 96.7%, habang si Marcos naman ay nakakuha ng 92.35%. Mataas pa rin naman. Marami na nakapagpatunay na si Marcos nga ay may matalas sa pag-iisip at pambihirang lakas ng memorya. Naging saksi dito ay ang isa sa pinakamagaling na senador sa kasaysayan ng Pilipinas, ang yumaong si Miriam Defensor Santiago. Ayon sa kanyang panayam sa isa kanalang pahayagan, ikinuwento niya ang kanyang naging karanasan nung siyang naglilingkod pa lamang bilang speechwriter noon ni Marcos. Ayon sa kanyang kwento, nakalimutan naman sabihin sa kanya na nagpapagawa pala si Marcos ng isang privilege speech. Kadalasan daw kasi, nagpapagawa si Marcos sa kanyang privilege speech ilang araw bago siya magsalita. Kaya laking gulat na lamang ni Miriam na sabihin siya na gumawa ng isang privilege speech sa mismong araw na pagsasalita ni Marcos. Gahul man sa oras, nagawa pa rin makapagpasa ni Miriam ng isang talumpati para kay Marcos. Kinagabihan ng parehong araw, ikinagulat ni Miriam nang nirecite ni Marcos ang kanyang sinulat na may 20 to 25 pages na haba, back to back, nang hindi man lang binabasa. Pambihira talaga. Nagpalit ng relihiyon si Marcos para pakasalan si Imelda sa simbahan. Unang nakita ni Marcos si Imelda Romualdez noong 1954, at ika nga ng iba, shine na love at first sight. Naging tanyag din hanggang ngayon ang mga katagang kanyang binitawan noong sinusuyo pa lamang niya si Imelda. Ika nga ni Marcos, hindi ako naniniwala sa paniligaw, dahil kung mahal mo ang isang tao, ito ay pagsasayang lamang ng oras. Pero babaguhin ko ito para sa'yo. Mahalin mo lamang ako ngayon at liligawan kita habang buhay. At makalipas lamang ng ilang linggo, kinasal si Marcos at si Imelda sa simbahan. Si Marcos ay nagpalit ng relihiyon mula sa pagiging native Aglipayan sa pagiging Katoliko. Binili ni Marcos ang Kalayaan Island sa Spratlys sa halagang piso. Nadiskubre ni Tomas Cloma ang Kalayaan Island at inideklara niyang pagmamayari ito noong 1956. Si Tomas Cloma ang founder ng PMI o ng Philippine Maritime Institute. Nagsimula ang claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island dahil sa makailang beses na pagkakulong ni Cloma dahil sa ilang mga kaso na isang pasa kanya. Kapalit na kanyang kalayaan, isinuko ni Cloma ang pangangking niya sa isla sa pamamagitan ng pagpirma sa isang kasulatan noong 1974. Matapos nito, binayaran ni Marcos si Cloma sa halaga lamang na piso. Ang paglabas ng kauna-unahang rocket missile ng Pilipinas. Tama po ang narinig nyo, isang rocket na ginawa mismo ng mga Pinoy para sa Pilipinas. Ito ay pinasinayaan sa Caballo Island malapit sa Corregidor. Ang rocket na ito ay parte ng isang proyekto na tinawag na Project Santa Barbara na kinabibilangan ng isang grupo ng mga siyentipiko. Taong 1972 nang nagsimula magsagawa ng test fire ang Pilipinas na pinungunahan mismo ni Pangulong Marcos. Taong 1975 naman na ma-develop at nailabas din ang Bongbong Rocket na hango mismo sa panganay na anak ni Marcos na si Bongbong Marcos. Sama sa rin batikos ang inabot ng proyektong ito hanggang sa natigil ito nung napalitan ng bagong administrasyon. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, huwag niyo po kalimutang i-like at mag-subscribe po sa channel natin at mahit na rin po ng notification bell para alam niyo po kung kailan po tayo may bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Hanggang sa muli po, ingat po lagi, kakaiba ito.